Ikatatlo ng Agosto, Sabado, ng 17th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umabot kay Haring Herodes ang katanyagan ni Jesus at sinabi niya sa kanyang mga kasambahay, "Si Juan Bautista siya, nabuhay si Juan mula sa mga patay kaya nagkakabisa sa kanya ang makalangit na kapangyarihan." Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan at nag-utos na ikadena ito at ikulong dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo siya pwedeng maging asawa." Talagang gusto ni Herodes na patayin siya pero takot siya sa mga tao na kumikilala kay Juan bilang propeta. Kaarawan ni Herodes at nagsayaw ang anak na babae ni Herodias at nasiyahan si Herodes sa kanya. Kaya sinumpaan niya ang isang pangako na ibibigay sa kanya ang anumang hingin niya. At sinabi ng babae ayon sa turo ng kanyang ina, "Ibigay mo rito sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nasaktan ng hari, ngunit napanumpaan na niya ang pangako sa harap ng mga bisita, kaya iniutos niya na ibigay iyon sa kanya. At pinapugutan niya ng ulo si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang plato ang kanyang ulo at ibinigay sa babae, at dinala ito ng babae sa kanyang ina. At pagkatapos ay dumating naman ang mga alagad ni Juan at kinuha ang kanyang katawan at inilibing. At pagkatapos ay ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan at nag-utos na ikadena ito at ikulong. Hindi na nga ba uso ang virgin ngayon? Dahil sa makabagong panahon, tila mas normal ang mga promiscuous sex at sinasabing liberated ang taong bukas sa sex. Pero totoong malaya nga ba ang taong hindi itinuturing na sagrado ang sex? Ipinahuli, ipinakadena at ipinakulong ni Herodes si Juan Bautista dahil tinuligsa siya nito sa kanyang pakikiapid. Ngunit ang kabalintunaan ay si Herodes ang nakakulong at nakakadena sa kanyang makamundong pagnanasa sa asawa ng kanyang kapatid. Siya nga ang nagpakulong kay Juan pero ang totoo, siya ang nakakulong sa tawag ng laman. Kahit alam niyang mali ang hiningi ng anak na babae ni Herodias, ibinigay pa rin niya ito dahil hindi siya totoong malaya. Maraming tao ngayon ang double standard ang pamumuhay. Sa lahat ng bagay, gusto nilang maging matuwid, ngunit pagdating sa usaping sex, hindi sila makontento sa iisa. Tulad ni Herodes, nakakulong din sila. Ang totoong matuwid ay matuwid sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Pagsasagawa, hindi madaling tumanggi sa tawag ng laman. Hindi rin naman masama ang sex, pero paglaanan mo ng panahon at intindihin kung paano magiging malaya ang relasyon at sex sa loob ng kasal at pag-ibig.